Umabot na po sa West Avenue ang pila sa MRT North Avenue station sa Quezon City. Balikan na po natin doon si James Agustin. James, umuusad ba dyan ang pila? Maris, nananatiling mahaba yung pila ng mga pasahero dito sa labas ng MRT North Avenue station. At mabagal yung usad ng pila na nagsimula pa kaninang bago mag-alas 5 ng umaga. At tulad na nabanggit mo, ang dulo nitong pila nito, umabot na malapit doon sa papaliko sa West Avenue. Kinokontrol kasi yung dami ng mga pasahero na papasok dito sa estasyon. Mahigpit din ang paalala ng mga otoridad na sundin ang physical distancing. Sa update mula sa pamunuan ng MRT, nasa 11 tren ang tumatakbo sa riles ngayong umaga. 10 minuto naman yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Binawasan man ang bumabiyaheng tren simula ngayong araw, ay nagdagdag naman ang mga bus na bumabiyahe sa ilalim ng bus augmentation program at EDSA busway service ng pamahalaan. May pila ng mga pasahero dito sa labas ng MRT North Avenue station, pero hindi naman kasing haba ng pila kumpara doon sa mga sasakay ng MRT, at mas mabilis din nakakasakay yung mga pasahero dito sa bus augmentation service kumpara dito pa rin sa MRT. Yung muna-unang balita mula rito sa Quezon City, James Agustin, buong puso para sa Pilipino. James, madalas ka rin mag-cover no, dyan sa MRT, sa iba't ibang mga stasyon. Yung napansin mo ba, yung mahabang pila dyan ngayon sa MRT ay normal lamang o resulta ng pagbabawas ng tren sa MRT? Yes, Maris, yung ganitong oras ay nagkakaroon naman ng pila talaga dito sa MRT, pero hindi naman umaabot hanggang doon sa may papaliko ng West Avenue. Sa palagay natin, ilan kasi sa mga factors ito kung bakit mahaba yung pila ngayon ay naghigpit ang pamunuan ng MRT sa kanilang health and safety protocols. Ikalawa din, kung mapapansin natin, yung headway na o yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon ay 10 minuto. Noong mga nakaraang linggo ay hindi ganun katagal dahil binawasan nga yung bilang ng mga tren na tumatakbo ngayon sa riles dahil sa COVID-19. Maris. Maraming salamat, James Agustin.